Welcome back for another Glorious Gaming Mouse review. Sa wakas, after a year, may Model i2 wireless na. At the time of recording, wala pa itong official SRP sa Pilipinas, pero as per website ng Glorious, same price tag naman ito with the Model O2 wireless na 99.99 USD at nag-land na 4,990 pesos dito sa atin. Available ito soon, dito lamang po sa Rotobox Philippines. Okay, hindi lamang ito basta putol, kable na release, no? May mga napansin tayong physical changes, or I should say, improvements para ma-perfect nila yung needs ng gamers sa ganitong MMO and MOBA games category. Don't get me wrong, solid naman na yung wired version nito. Actually, most reviews online, puro positive papunta yung atake ng comments na nakakarami. So, nakakatawa kasi hindi pa rin tumigil ang Glorious doon. Continuous evolution hanggang dito. From 69 grams sa wired version last year, nagland lamang na 75 grams itong wireless version, which is impressive na. Actually, expected ko is around 10 grams heavier, no? Pag wireless version talaga. And kung hindi ako nagkakamali, still, this is the lightest of its category against sa competition ng mga Logitech G502, Razer Basilisk, or even the Asus ROG Shockram X na laser focus mismo sa MMO and MOBA style of games. I know there are some competitive FPS gamer or gaming mouse enthusiasts na will take this as a miss kasi nag 75 grams siya sa under 60 grams weight trend ngayong 2023. But again, relax lang po, we must understand na iba ang nature or demographic sa ganitong genre ng MMO and MOBA games na normalan na talaga ang 100 plus grams na weight. Naglabas ang SteelSeries last year ng Aerox 9 pero nagland pa rin ng 89 grams. So this is the lightest that we can get as of now and hats off to Glorious kasi literal ito na lang kasi talaga ang missing sa panahon ngayon or papatay sa sistema ng mga mabibigat na ergonomic mouse with thumb rest competition. Moving on, balik tayo sa subtle changes. First ay yung side buttons. Buttons na from black ay naging light gray na dito sa white variant, which is to be honest para sa akin na mas gumanda yung blending kaysa sa black accent sa parang antapang ng dating ng pagka white ng isang gaming mouse or common na rin kasi natin makita pag white automatic black accents yan. So ngayon, mas nakaka-premium vibe move ito by Glorious. At swappable pa rin po ang mga ito via magnets, especially itong sniper button at yung pinaka-rear side button natin. May option tayo ng iba't ibang shape and sizes kung ano ang mas prefer mo. Kung gusto mo yung mas pronounced or simple lang, pwede mong palitan anytime. Actually, according to Glorious label or ideal each design for FPS and MOBA style of games. But for me, I like to mix it up, no? Kung ano talaga yung mas swak sa comfort level at hand placement ko. Kagaya ko, ayoko yung default nito kasi masyadong in your face yung sniper button, no? Kaya nag-switch ako dito sa isa na mas natural or itong naka-flare out yung harap. Meron ding option na gawing black itong rear side button natin kasi for other people na malalaki ang hand size or yung mga daliri nila, no? Medyo off or mahirap pakiramdaman yung ganitong orientation or kung sadyan too much sa'yo yung tatlong side buttons, kaya may option tayong patayin yung function nito. Sa first wired version ng Model i, pwede din natin gawing blank itong sniper button, no? Pero ngayon, meron na lamang po itong option na mas flat or ka-level lang halos ng side grips para hindi siya masyadong sagabal sa gripping pero na-actuate pa rin ng right thumb natin. One ito clickers, iba na rin ang design. Mas narrower ito ng ote pero mahaba pa rin naman yung pinaka-clicking area. And just like Glorious Model O2 Wireless, ito na rin yung design and mechanism na nakaseparate siya from the gaming mouse mismo. Kaya ngayon, mas responsive, mas spammable and satisfying clicking action with no alarming pre and post travel. At hindi rin uso sa gaming mouse ito yung side play ng mga clickers at sa pagkakalam ko, KL 8.0 switches ang install dito na up to 80 million clicks ang lifespan na perfect balance ng lightness and crispy actuation. Pagdating naman sa scroll wheel, improvement na rin po ito in terms of physicality. Wala na itong RGB, which is nice, to at least cut down a bit of weight. Rubberized and one piece design ito, smooth and silent yung overall scrolling performance. Mas gusto ko ito actually sa mga TTC Gold encoder na ginagamit mostly ng ibang brands. Wala nga lang dito yung trademark ng Logitech G502 or Razer Vasilisk na hyper-scrolling or free scroll kung tawagin at saka yung left and right tilt function. So it's up to us kung gaano nyo kailangan yung ganong gimmicks. Sa babaan dito yung dalawang up and down DPI level button. May option tayong i-macro ito for a different function in-game. So total of 9 programmable buttons ang sinaserve nitong Model i2 wireless. Pagdating sa overall design, you can really notice right away yung vibe na mas mature, mas complete, and mas pinaw na overall product quality ito. Wala na yung malaking Glorious bearded logo dito sa lower right. Ngayon, meron na lamang simple at maliit na logo dito sa mid-top. Technically, yung design language is still Glorious pa rin naman kung yun talaga ang prefer mo or dun ka talaga na in love sa Glorious, no? With butas-butas pa rin na top shell design pero wag po kayo mabahala kasi mas madali na ito i-ignore ng palm area natin kesa sa honeycomb design talaga from the previous releases. May signature RGB strips pa rin left and right pero ngayon mas tago na part ng gaming mouse. Dati kasi tila nakalabas siya, naramdam mo talaga. So para sa akin, mix siya ng modern gaming mouse design na may
may glimpse pa rin ng classic RGB gaming vibe. Pagdating sa quality, durability, and overall structural integrity combined with the materials na ginamit, I had no problems naman. Actually, nasurpass na ng Glorious 2 years ago yung concern sa mga creaking and rattling issues sa mga produkto nila, no? Pero ngayon, itong little gaps nga lang nadugtungan sa plastic to plastic material, in some parts, hindi siya fully intact. Kapag pinapress mo, makikita mo may movement talaga, no? Nakita ko na to actually sa Glorious Model O2 Wireless before na na-review natin, no? Pero hindi ko binigdil kasi nagkaroon ako ng chance magbukas ng retail unit for a friend. Wala yung ganoong concern. Malinis at perfect copy talaga. So iniisip ko baka na-chamba lang sa review or early units na hawak ko, no? Pero ngayon, andito na naman po sa Model I2 Wireless natin. It's not a huge thing na to the point maapektuhan yung quality ng paglalaro mo, pero malaking impact sa level of satisfaction natin. For me, yung mga ganitong little things, no, yung mas nakakabwisit, no, na hindi mo akalaing dito pa sila sasablay sa almost perfect user experience mo na, diba? Lalo na kung gagastos ka na lang rin naman ng 5,000 sa isang produkto, syempre all parts gusto mo pulido. Dapat clean as F yan kung gusto mong luminya as a mainstream brand. Moving on, pagdating sa coating na nasasalat mismo ng palad natin, masasabi kong nabawi at good move ang Glorious dito. Mas textured matte finish na ngayon na nakatulong para ma-eliminate yung matinis na vibe ng plastic material, no? Actually, ito rin yung naka-implement sa Model O2 Wireless na pinuri natin. Improvement talaga from Glorious para sa part na ito. It's a kind of coating na hindi na kailangan ng grip tapes right away. Pagdating naman sa shape and dimensions, technically alam naman na natin, no, na Glorious went ito a safer route. It's the same mold last year na yes, hindi naman siya kalayuan sa pagka-ergonomic shape with some rest ng Logitech G502 na very comfortable pag hinawakan mo, huhulma, susuot talaga sa kamay mo. But for me, this is a bit comfortable kasi mas wider and fuller na ito sa pakiramdam kumpara sa style ng G502 na medyo into narrow top yung pagka-ergonomic feel niya. So kumbaga kumuha si Glorious ng formula sa Logitech G502 shape and kinorek or binigyan tayo ng better option. Ganon yung naging dating sa akin. Pag ergonomic shape kasi kahit sino naman siguro ang tanungin, no, mas gusto na ergonomic talaga. Yung tipong nai-hit yung contact points ng palad natin at nakakapag-land and rest maigay yung kamay natin. Pero kung ikukumpara natin itong wireless version sa Model I last year, in-adjust nila ng gamunggo yung dimensions ngayon. Nabawasan lamang ng around 2mm yung lapad at humaba na 1mm lang yung front. Overall, hindi naman siya medium to large size gaming mouse na chunky and bulky na masyado na mahirap pakisama, no? Tama-tama pa rin sa hand size ko na 17.5cm. Masasabi ko mas masarap ito hawakan sa Glorious Model D at Glorious Model O shapes. Hindi ko naramdamang off or may irita sa pakiramdam lalo na long-term usage. And nature na rin siguro sa ganitong shape na papasok talaga yung any grip style, no? Hindi mo kailangan mag-focus ng claw or palm grip, no? Lahat doable dito. Maganda yung back hump niya, plenty of room pa rin para makapag-maneuver kung anong gusto mo ng style ng paghawak talaga ng gaming mouse. Kung gusto mo yung medyo loose or kung gusto mo yung naka-anchor maigi na gripping, pwedeng-pwede dito. May kita rin po natin yung subtle change sa thumb rest, no? Ngayon mas curvy and smoother na yung blending niya with the body. Dati kasi medyo sharp or makanto talaga na parang ang bigat ng dating visually sa left part ng gaming mouse. For sure, hindi naman ito i-adjust ni Glorious, no? Kung hindi ito yung mas ideal para sa kabuuang shape at feel. Sa ilalim, makikita natin yung anim na maliliit na PTFE skates. Wala naman tayong issue sa part na ito since last year. Swabe naman yung stability and gliding sa mouse pads natin. Di pa yung level indicator sa left at yung switch toggle para sa tri-mode wireless connection nito. Gaya ng Glorious Model O2 Wireless with Bluetooth 5.2 LE na rin po ito na kayang umabot hanggang 210 hours. At syempre yung 2.4 GHz connection natin nandyan for competitive FPS gaming. And equipped na rin po ito ng latest flagship sensor na BAMF 2.0 up to 26,000 dpi level with motion sync option na technically ito rin naman yung pinaka-latest wireless sensor from PixArt na 3395 na makikita rin natin sa ibang top gaming mouse release from other brands. Pagdating sa gaming, para sa akin, this is a versatile gaming mouse, no question. Na kung MMO and MOBA games mo siya priority gamitin like the League of Legends, Dota 2, Diablo 4, or any other games na very handy ang maraming gaming mouse buttons to the point na kahit hindi mo na kailanganin gumamit ng keyboard kasi kaya mo nang i-bind halos lahat dito. Kaya sa ganung games talaga mas may sense itong Model I2 Wireless. Pero gusto ko lang talaga i-point out sa review natin yung advantage and flexibility na safe mo rin naman siya magagamit for FPS games. Kasi kung susumahin natin lahat simula umpisa, no, yung formula and approach ng isang FPS mouse ay nandito rin. Actually, in some instances, people tend to go heavier mouse talaga for stability. Kaya mabait pa naman yung 75 grams na weight para sa akin. Kumpara mo sa 100 plus grams ng ibang brand sa ganitong genre, diba? Kung gusto mo mag-Valorant or CSGO na may thumb rest, wala rin naman siguro masama. Kaya putting it on competitive FPS games is more than enough na siguro, no, to really test and feel the product
itself, wala tayong na-encounter na problema or sablay sa physical performance nito. Again, kayo na mismo bala kung saan games nyo siya mainly gagamitin or magbe-benefit kayo talaga, no? I'm just here to express na para sa akin, flexible siya any genre. Or in other words, hindi mo kailangan maging fan ng MMO and MOBA games lang para makasundo ito. Or hindi mo kailangan maging Logitech G502 Shapes user para ma-in love dito. It's an overall relaxed gaming experience na actually mas maganda yung performance and results ko with this one kaysa sa Glorious Model O2 wireless na FPS games focus talaga. Kaya sakaling wala itong review unit na dumating sa atin, bibili at bibili pa rin talaga ako nito. Ganun kalakas yung wow factor sa akin. Kung sa Glorious Model O2 wireless medyo mixed feelings yung paghatol or understanding natin, no? Ngayon dito para sa Model I2 wireless, I have no problems recommending this all in talaga. Buo yung loob kong ibida sa inyo ito. At probably this will help Glorious to regain their spot sa gaming mouse space. Kasi aminin natin, no, medyo magulo talaga yung pinagagawa or pattern nila last year. Huwag lang talaga kayo makachamba ng unit na may QC issues, no, or may imperfection. Kaya I suggest maging vigilant tayo kung perfect quality ba yung stock na mapupunta sa inyo o hindi. At kung itutuloy ng Glorious yung ganitong design language na may butas-butas top shell and bottom, mas solid siguro kung may IP water resistant rating for peace of mind. Para hindi rin mag-alangan yung mga taong clam at pasmado. Last na lang, weird sigurong ihuli ang dapat nauuna, pero kudos sa packaging ng Glorious kasi pansin mo yung improvement and details ng contents nila pati sa software. I am starting to love their ecosystem talaga, no? Kasi kaka-review natin ng kaka-review ng mga produkto, the more na realize mo yung ibang brands na nagtitake it easy lagi sa packaging and software. So yun lang, pinaka-importante is na execute naman nila ng lagpas expectations or na-visualize ko para sa isang wireless version nito. Nice! Yun lang po, maraming salamat sa panonood. God bless.